Yan, good afternoon guys! Ngayong hapon, ang ating content for today ay gagawa tayo ng paglagyan ng Azolla. Ito, sineset up na namin. Lalagyan lang namin ng kahoy-kahoy sa gilid niya para magtayo siya. And then, mamaya-maya, lagyan din namin yan ng mga tae-tae ng manok at saka tae ng baka. Kasi maganda yon na pinaka-fertilizer ng Azolla. So mag-provide tayo ng karagdagang pakain sa ating mga alaga. Kasi nga super mahal na ang feeds ngayon, pati darak, super mahal na. Kaya kailangan natin ulit magtanim ng Azolla. Kasi noon meron man akong dating Azolla, pero doon naman sa kabilang farm. So dito sa malapit sa bahay, mag-provide din kami ng Azolla ngayon. So, ipapakita ko sa inyo kung paano namin i-set up ang aming Azolla pond. Ito kami magkuha ng kahoy na pamoste. Dito sa may likod. Nagliwanag na dito sa likod, no? Ito, oh. Yung straight na yan, oh. Ay, meron? Kung may nagalipad, may putakte. Pero kapag walang nagalipad, walang putakte. Oo. Kaya? Hindi na hasa eh. Andun yung hasaan. Tapos yun oh. Yun yung straight dun. Sakto-sakto yun. Akin na. Dun. Yan yung straight. Yan. Okay na yan. Diba apat lang kailangan natin?
nga. Oo, matungso. Eto, tapos na yung sinet up na namin, yung pakita mo, yung pond namin ng Azolla. Ayan, pakita mo yan. Ayan. Ayan, ganyan lang siya. Nilagay namin dito sa lilim kasi ang Azolla, hindi dapat siya nakatutok sa, ano, sa araw kasi nga mamamatay. Kaya kailangan niyang may lilim. Kaya hindi natin siya puputulin itong kahoy dito para magsilbing lilim ng ating Azolla. So ngayon, lalagyan natin ng lupa. Ang lupa na gagamitin natin ay yung mga tai-tai para maging maganda yung pagtubo ng ating Azolla. Naano na siya, no? Pero din hindi kailangan tigas. Unti-unti lang kasi nga mabigat. Mabigat. Ng tai ng manok. Para sa loob. So nilagay natin pure ng ano to, pure na ano to, tai ng manok. Yan, okay na yung pond namin. Nalagyan na namin siya ng lupa sa loob. Kunti lang yung nilagay namin na lupa kasi mga bukas siguro or sa Lunes, maglalagay kami ulit ng ano, ng tai ng baka. Kasi maganda yun na pampataba sa ano, sa Azolla. Lalagyan lang namin ng ano, lalagyan lang namin ng lagyan namin ng tubig. Ang ingay ni Choy Choy. Lagyan namin ng tubig para bukas ready na siya pagdating ng ano, ng Azolla na aking in order. Ilagay lang natin dyan para meron tayong ipakain sa ating mga alaga. After 2 weeks yon, pag nilagay natin bukas yon yung Azolla, after 2 weeks magano na siya, mag-grow na. Mabilis lang magdami yon pag maganda yung ano, yung pataba na mailalagay. Ito yung in-order ko kahapon na Azolla. Bale, ang benta nila is per tub.
ang isang tub is 100 pesos. So itong binigay niya sa akin is 2 tub na. Tignan nyo guys kung gaano kamahal yung ano, yung Azolla. 200 pesos na ito, ang liit. Liit lang siya. Kaya kailangan nating ano, mag-ano din ng sarili natin kasi kapag panay bili masyado ding mahal. Kaya eto, okay lang ito na ano, okay na tong pangsimilya kasi pangsimilya lang naman. Mabilis lang itong mag-grow basta meron siyang ano yon, merong ilalagay na fertilizer na mga tae-tae ng mga hayop. Lalo na yung ano, tae ng baka, maganda yon. Maganda yun na pang fertilizer dito sa ating Azolla. So after 2 weeks na ito, marami na to. Ganyan lang. Lagay lang na ganyan. Mabilis lang itong mag-ano, mag-grow. Basta nasa ano siya, medyo lilim. Para hindi siya mamatay. Ayan. Kalat lang. So i-check natin ulit siya after ano, after 2 weeks. Ayan. Konti lang kasi, 200 pesos na yan. Medyo low budget tayo, kaya yan lang muna, pang similya lang naman eh. Ayan, para kapag makapag-grow na tayo ulit ng Azolla, di na natin problema ang pagkain ng ating mga alaga. Basta may halong darak at saka yan, Azolla, tapos sapal. Ayan, maganda na yan para sa kanila.